Minabuti ng mga mangingisda sa Catanduanes na huwag na munang pumalaot dahil sa bagyo. Handa naman daw ang mga otoridad at residente roon kung sakaling manalasa ang malakas na ulan. Hingi tayo ng update sa sitwasyon doon kay John Consulta. John? Yes, Maki, hindi man direktang dadaanan ng bagyo ay pinag-iingat pa rin ang pag-asa ang mga residente sa lahat ng lugar dito sa Catanduanes dahil sa ulan ay inaasahang dadalhin ng bagyong Dindo. Inaasahan ng mga otoridad na uulan sa probinsya lalo lang ngayong hapon hanggang gabi. Sa datos sa pag-asa, abot sa 400 km ang diameter ng bagyong Dindo kaya di rin dapat baliwalain ang magiging epekto nito sa mga probinsyang pinakamalapit sa bagyo. Ayon kay Engineer Eufronio Agarcia na naka-assign sa Doppler Radar Station ng pag-asa dito sa Catanduanes, nasa agap na ng kanilang mga equipment ang makapal na kaulapan na maaaring magdala ng ulan. Kaya namang nagsibaligan na sa Pampang ang marami sa mga mangingisda rito sa Catanduanes at di na pumalaot pa. Ang ilan sa kanila nagtali na ng kanilang mga bangka sa Pampang. Minabuti raw nila Maki na huwag lang nga makipagsapalaran matapos nga marinig ang mga babala sa papalapit na bagyo at balita tungkol na rin sa mga namatay na mangingisda nitong nakaraang linggo. Makulimlim ngayon ang panahon na Maki at maya't maya ang pag-ulan dito sa Catanduanes. Pero patuloy pa rin umaasa ang mga otoridad na hahatakin niya ng hanging habagat papalayo ang bagyong Dindo mula rito sa Catanduanes. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Catanduanes. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat sa iyo, John Consulta, nag-uulat mula sa Virac, Catanduanes.